Sinasabi nila na ang buhay ng isang bakla, tomboy o bisexual ay mahirap lalo na sa mga bansang tulad ng Pilipinas na isang bansang Kristiyano. Nahaharap sila sa maraming hamon upang matanggap sila sa lipunan. Kahit na ininsulto na sila ng lipunan at ginagawa silang katatawanan, ay sumusulong pa rin sila upang maabot ang kanilang sariling pangarap. Ang kanilang mga hamon at paghihirap ay siya rin nagsisilbing inspirasyon upang makabangon at makapagbigay ng lakas ng loob upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Kabilang na dito ang mga miyembro ng LGBTQR+. Dahil sa grupong ito, pinapakita sa buong mundo na sila ay may karapatan na mamuhay sa mundong ito. Dahil sa kanilang misyon na maprotektahan ang mga LGBT, umabot sa punto na sila na ay pinapatay dahil sa kanilang paniniwala. Ang LGBTQR+ ay nagsisilbing pag-asa ng mga taong gustong matanggap sa lipunan. Sa pelikulang ito, ibabahagi namin sa inyo ang mga buhay ng mga taong may karanasan bilang isang bakla at bisexual. Hi, I'm Shantan Nipuri Altok. I'm Hazel Nipi Unge. I am a gay. Bisexual. I am proud to be a part of LGBTQ community. Being a gay, dako na siya ka kuan ako, dako na siya ka challenges for me. Kay we all know nga ang gay is not a totally accepted sa atong society. So, while I'm ga-explore pa ko sa ako ang unsa jud ko atong ina, medyo naabot ko sa point na nakulbaan ko kay na nag-worry ko sa ako ang unsa jud ko if ever nga makaplagan ako unsa ko, nahadlo ko sa consequences na akong masinati if ever ma-explore na jud ako unsa jud ko sa akong personality. Nasinati na ko ako ang true identity is I think koan grade 7 kay dito na ko na explore nga na inana di ay maibog di ipuog na ng kapwa na ko lalaki then magka crush ko and then ay usahay nga mas prefer na ko mukuyog sa mga babae kaysa sa mga lalaki muotoy akong mga reasons nga nung makonsider na ko akong self as a gay and part of LGBT community. Nasinati na ko nga nabalaan ako sa kukawin sexual ko when I was grade 10. Una ana, atong grade 10 ko, kuyab ko atong lalaki. Then, naabot ko'y feelings na murag makrush ko yung babae. Dayon, murag kakahinahine na to siya o murag kakalahi yun ako. Dayon, pagka grade 11 ako, kuyab siya po yung lalaki pero wala siya nag-work. Kaya murag mas nag-ibabaw ako. Pagka-bisexual. Dayon, ana, nako nakarelasyon nga sa pagbabayi. Dayon, murag dito nako nakita na akong tinuod nga pagkatao nga na-adjust something na ako o sa ka-bisexual. Well, sa atong society, dili naamadyo na ang mga pambuli, na yung mga ilang discrimination. So, sa akong experience, medyo nalisdan yun ko. Sa akong papa, makaingon na ko nga tanggap ra ko niya kung unsa ko. But ni mama, medyo tanggap ko niya, pero naadyo yung uban na ma-change-change. Tungo sa iyang pag-change-change, bito sa iyang mood. Medyo muana siya nga na ko na ayaw si pinayot. Ana, sa, to be honest, basta mo iyon si mama ginaarang masakitan ko. But, pero karon kaluoy sa Diyos, medyo tanggap na dyo ko niya kung unsa dyo ko. And happy siya nga happy sad ko kung unsa akong gi-choose sa life o unsa jud akong ginabuhat which is gipakita jud ako sa bato unsa jud ko nga pagkata. Sa tinuod ra wala ko naglisod sa pagpakita og sa unsa ko. Ang ako arang gikahadlukan, hadlo ko og unsa consequences nga mahinatnan sa kung ko galingon og unsaon ko nila pagdawat. Kaya akong mama, murag okay ra. Murag, nahuna na ko ang society. Umadawat pa ko o dili as ako. Dayon,
matod pa sa Bible, sa Genesis 2:21-25, na ang magpasabot nga ang babae para sa lalaki, at ang lalaki para ragit sa babae. Well, based akong experiences as being a gay, poan, ang mga lisod na akong naagian is kanang pag-socialize abang tao, okay? Kuan, kung unsay kanang makikauban ka sa mga example, sa mga babayi, then may mo anak kung uban nga ana, sige lang makakakuib sa mga babayi, mura bag kuan ka iba, mura bag big deal kay nila sa big deal kay sa uban nga abi mo kuyog babayi, unsa day na kuan ba, sayop ba nang mukuyog sa mga babayi, dili pwede og mas preferred yun ako mo duol nila kaysa sa mga lalaki. So, ana, murag na ako din ang kapuan. O sa uban po nga, kana pong maibog o lalaki, murag bigdal nila nga maibog mig mga lalaki, kami mga gay, nga, kung buot ho na hunaon, wala mang pumi sa, nagpakita mig love na wala mang pumi ipasakit na ubang tao, or di ba, kanang di, ipasakitan or unsa pa ba or against ba siya sa law unsa pa ba mo dira ko murag dira na ko makuan na dira jud mi nag murag dira jud ko nagkalisod being part of LGBT plus dili man jud nato na siya marikayanan na ay mga discrimination like mga inana pero sa ako ang naagian or nasinati thankful ra pud ko nga wala ko kaagi og mga inana kaya akong pamilya dawat ra ko as unsa ko. Many things have changed over the past generation, but human's respect will never change. Young or old, same or opposite sex, it is important that we know how to respect our people because we are all human beings who have the right to live and reach our own dreams. Being gay, lesbian, or bisexual is not a barrier for not being given the right to live and reach their dreams. As what people say, stand up for what you believe in, even if it means standing alone. Don't ever believe about people's judgment, because you and only you knows yourself better. You only need to believe in yourself and have the confidence to face them. In behalf of the LGBTQ+ group, we salute your courage and confidence and always fight for what is right. Sa mga taong kabilang at miyembro ng LGBT community, huwag tayong paghinaan ng loob na ipaglaban ang respeto at kalayaan na matagal na nating inaasam. Hanggat wala tayong ginagawang masama at inaapakang tao, huwag tayong matakot ipakita ang tunay nating nararamdaman at kung sino tayo. Dahil nabubuhay ka sa mundong ito para maging totoong ikaw at hindi maging ibang tao. Like us, they're also human beings. They can be happy. They can be sad. They can be hurt. They can be angry. For short, they also have feelings. Just remember, know how to use words when it comes to them. Because everything you said can also affect themselves, also their confidence. Because as people, we tend to judge other people by a physical appearance, but not in the inner selves. Take note that judging other people is also judging yourself. Judging other people means you are reflecting yourself on others. So remember, whenever you saw someone that is bullied or that is insulted, please protect them. You will never know what can be the cost of such kindness to them.